engine ng barko. Wala. Ha? Kasi na-discuss na to nung last week, pero wala kami. Wala absent kayo at saka ano, kami. Yung iba galing to sila sa machine shop, no? So ito yung main engine, no? Main engine, ito yung pinakailalim. Dito yung pinakailalim, may flooring pa yan diyan. Nandiyan yung mga piping sa ilalim, marami diyan sa ilalim ng flooring nitong checkered plates. Lahat ng ano sa barko, checkered plates yan, steel yan, no? Tapos karamihan pag matagal na barko, napupuno na ng pintura kasi palagi ng pintura ang gawin nyo, madulas na yan. So ang gawin nyo, lilinisin, i-disinfect mo ulit, tanggalin yung pintura, no? Para hindi na sa ano, hindi madulas, delikado eh, no? Pag madulas. So ito galing sa baba, ito yung hagdanan, no? Hagdanan diyan, akyat kayo, pak dito. Ito yung cranky cover, no? Nandito yung crankshaft, no? Nandito yung crankshaft side. So dito naman sa level na naman ito, dito kayo mag-i-scavenging. Maglilinis kayo ng makina, yung sa mga sludge, doon sa chamber niya. Daanan ng piston yan, sir. Daanan ng piston. Papasok pa doon sa loob ng piston, lalo na pag medyo maliit ka, tapos yung mga oiler ninyo ng kasamaan at saka wiper, malaki. So si Peter ang gagapang sa loob. Ha? Mas advanced pala talaga pag ko na, sir. Pag Peter malaki. Oh, pag si Peter malaki. Pero pag may buhatan naman, kayo naman yung tatawagin kasi malaking katawan ko. Pero si Marco, hindi uso yung palakihan ng katawan. Diskarte, otak ang gagamitin. Yes, bakit magmabigat? Chimblock. Chimblock. Diba? So, ito yon hagdanan, no? So, pag bababa kayo sa hagdanan, ha? Na may dala kayong tools, o ano, kailangan hawak kayo sa railings. Yung kaliwang kanan kamay or kanang kamay, hahawak dito sa railings. Ha? Kasi karamihan hahawak magdala ng dalawang timba or hindi hahawak sa railings. So ang mangyari, nalalaglag, injured, uwi. So pag nauwi kayo, wala, bulyaso. Kawawa si... So safety first, isang kamay, Aramina. Isang kamay sa pamilya, isang kamay para sa company, kumpanya. Ha? Intindihan nyo? Sir. Ha? Hindi yung dalawang kamay sa company mo, wala sa pamilya, patay ka, laglag. Ha? Laglag si Peter. Dito, hindi lang skills ang ituturo, hindi yung safety sa trabaho sa barko rin, kasama na. No? That's my task, that's my duties, to teach you guys on how to work a business and Peter on board in a safe procedure, safe working practice, always. So ito, hagdanan dyan, akyat kayo dyan dito, no? Scavenging, ito yung exhaust valve, no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 cylinder. Kasama dito si Peter mag-maintenance. Ha? Ito yung high pressure pipe, oh, yung ganyan, no? Engineer yan, ano siya, nakaputi? Hindi. Oh, ito, mga engineer to. Yan, engineer siguro yan, nakaputi. Ito. Ito, parang nasa yard pa to. Yung nakamaroon, sir. A uniform. Mga ano yan, mga baka repairs yan yan, or oiler, or wiper. Hindi pa ata sa barko yan, sir, eh. Hindi, sa barko na yan. Oh, hindi ba naglayag, sir? Hindi natin alam. Pero basta ito yung makina sa barko. Ha? Sir. 1, 2, 3, 4. Apat na palapag. So karamihan, ang level ng workshop ni Peter, ninyo, nandito, level. Nandito sa ano yung ano nyo, dito na level. Ha? Nandito, dili-level yung workshop nyo. Halos karamihan yan. Basta itaas. Oo, itaas dito. Level ng exhaust sa ano. Kasi dito din yung level ng control room, engine control room. Bakit nandyan ang level? Kasi para makikita yung monitoring ng makina. Kung may leak ba yan o may ano ba. Tapos kaya nga purpose ninyo, bago kayo papasok sa control room, bago mag toolbox meeting ng alas 8, dapat 7:45, iikot na kayo sa makina kasama yung flashlight ninyo. No? Flashlight. Air protector, helmet, goggles, tapos yung ball pen at saka pintel pen at saka papel, yung notebook na maliit. Para i-record nyo kung mayroong mga leaking, kung mayroong mga dapat napalitan ng mga pipe. Pero bago nyo papalitan, siyempre ipaalam nyo muna kayo for engineer yan. Hindi yung magkanyak, magsarili kayo ng desisyon. Sir, halimbawa sir, paniikot ka sir, tapos yung toolbox meeting, pa, di ba? Oo. Pag may nakita kang mga, ano yun sir, yung parang... May leak. May leak. Parang
Marumi. Nag-delete yung ano, pipes, halimbawa. Oh, siyempre, i-re-report mo yan. Report mo agad. Report mo. Pag may may leak ng mga langis-langis, kaya nga may dala kayong basahan palagi sa puwit nyo ilalagay sa gilid. Kasi, pag makita kayo ng may langis, lalo na sa flooring, pupunasan nyo yan. Kasi makakos yan ng aksidin. Paano ma-aksidente pag may langis sa flooring? Slide. Slide kayo, di ba? Mayroon nga yung slabs, slabs at kapol. Pwede ka nang mag-aral, sir. Partial na. Oo. Mo. Kaya ano yan, ikot. 745, iikutin. Ugaliin nyo na yan. Ha? Ugaliin nyo yan. Kasi din yun yung ugali ko. Bago ako papasok sa control room, iniikot ko na yung buong engine room. Simula steering at a boiler, pataas pa, ano, sa boiler, steering room, papuntang purifier room, na, papuntang emergency fire pump, iikutan mo na yan doon. Compressor room, iikutan mo na yan. May flashlight kayo palagi. Sisilipin nyo yan, yung asintina dyan. Baka puno na ng ano, nag-overflow na yung pinamp out ni, nag-bomba si Wheeler ng, tawag niya, langis. Bunker, nag-overflow na. No? So, lahat ng mga abnormalities, ipapaalam nyo sa engineer. No? Pag wala si first engineer, tulog dahil duty siya ng ano, doon sa duty engineer, papaalam nyo. Okay, pa, ano doon, pang may leak doon. No? Para maalam mo. Pag English, pag puti yung ano mo, English speaking, hindi yung Tagalog, ha? English speaking. First, please engineer, kindly check the purifier room. I saw there is a leaking fuel oil there, fuel line. No? Report. English. Sound. Sound. Pagtuon. Sabi mo, busy. Sige kayo, observe sa Google. Hindi naman ano yan, English lang. Kaya nga, magsabi ko, mag-practice English speaking. Sabi mo, busy. Sabi mo, busy. Kasi sa Bargo, hindi lang kay Pilipino. Ay, what if kung ikaw lang isa Pilipino? Kagaya sa akin nangyari. Puro English, sir. So, Sintayday, 82 na crow, ako lang isa Pilipino. 13 lang yung English na... Ba, ako, 13 lang naman yung English ko. 13 Tagalog, 13 English. Hindi naman kailangan na dalawang sako yung ano mo, English. Basta ba, yes, good morning, good, good evening. Okay, thank you, sir. Yes, sir. No, sir. Good night, sir. Oh, good night, sir. Oh, see you tomorrow. Good appetite. Pardon. I don't. Paturo kay Sir Dan kasi daming ano yan, college living yan eh. Ah, college graduate eh. Di ba? Oh, ikaw rin, college graduate ka, di ba? Mahina ko sa English, sir. Oh, mahina sa English. Lahat naman tayo, hindi pinanganak, wala tayong English. So, ang gagawin, anong gagawin? Di ba mag-aral? Bakit? Pinanganak tayo, may English na kagad? Na uha lang yung na uha! Insek. Korean. Ano nangyari kay Sam at saka kay Juan? Melior. Walang ano sir eh. Walang. Wala mga ano sir. Wala mga ano. Nang mag-ano sila kung may trabaho o wala. Hindi yung patay-patay. Asset lang ko. Ano ko sir eh. Uy, tandaan nyo ha. Wag na wag kayo na ano niya na wala kayong communication sa ano. Hindi kasi dyan kayo madadali. Hindi mo paalam. Tandaan nyo guys. Itong training natin. Kailan kayo magtapos ng training? First batch. April 29. Diba? April end. Ha? April 29. No? April 29. Tapos nito April 29, ano gagawin nyo? Mag-process na kayo sa mga documents nyo para sa passport at saka Seaman's Book at saka Yellow Paper. Maliwanag? Yes, sir. Ha? Ayoko nang makita kayo na magdito pa kayo. May na, tapos mag-welding-welding pa kayo, sabihin nyo, mag-welding pa ako, sir. Hindi na pwede yan. Okay? Sabihin nyo naman, sir, magtuturno ako doon, hindi na pwede yan. Sir, pwede pa kaming mga, sir, no? Halimbawa, sir, kasi, di ba, sa Manila, magpa-general medical commission, di ba?
Hindi, pag medical kayo, agency na yan. Ibig sabihin, may ano na kayo, may schedule na kayo na alis. Dito sir ba, pag ano, para mag-medical kami, para malaman namin kung may mga... Ah, ano, kung merong ano. Ang gagawin nyo dito, ano na kayo, dental, lahat. Dental. Dental. Sa... Kasi dito, di ba, may medical tayo? Yes, sir. Asan ang mga medical pala ninyo? Andito sir, andito sir. Kompleto na. Apa, sir. Oh, may drug test. Dental test. Mi ano na yun, kipabi at saka... X-ray at saka high blood. Pero ngayon, yung third batch at saka ano, mayroon na silang drug test, alcohol at saka X-ray at saka HIPAA. Sa mga susunod na mga batch. Okay? Kita nyo si, ano, yung ano natin, nag-training ngayon. Ganon din, X-ray at saka yung drug test. Ano pa mamaya? Ha? Ano yan? Pamilikal na siya, sir. Oo. Sabagay, dati ka naman wala ang problema sa abroad to. Dating abroad eh. Advantage si, ano, bridge. No? Kaya nga, ano tayo dito? Lalo na yung manigirilihoy. Kasi mamaya, nag-X-ray kayo dito, ayos yung X-ray. Tapos, panay-training tayo dito. Sir, kusog pa rin kayo ng ano. Lakas pa rin yung nag-hit-hit ng sigarilyo. Ha? Wag na wag niyong gagawin yan. Mamaya, may tama kayo. Eh, paano yan? Hindi ko na problema yan, ha? O, ano, Boss Rodel? Hanggang anong oras to, Taman, sir? Saan? Ito, minuto ba? Hindi, pabayaan mo siya. Hanggang sa pabayaan mo siya. Ano tayo? Pabayaan mo ba ko yun yan? Di, baka putulin ba, ano? Okay, ilang minutes na ba yan? 11:41. Okay, off mo muna. Okay, thank you.